Masayang araw, mga heyo-henyo at heyo-henya. At muli tayong nagbabalik sa AP Pinasaya! Sir Leo Angeles, ang inyong guro, kaibigan, at kalakbay-aral o tour guide para sa ating exciting and happy adventures. Siyempre, makakasama pa rin natin si Jeyo at Pia. Kaway-kaway naman dyan! Kamusta naman, Asya Natics? Wish ko lahat tayo ay okay. Para lahat, all right. Para sa ganon, tuloy-tuloy lang ang ating paglalakbay. Ngayon, muli nating bubuksan ang kahon ng karunungan. Jeyo at Pia, buksan na yan! Ang tanong, ito ang pinakamalaking lawa sa daigdig na matagpuan sa Timog Kanlurang Asya. Kung ang sagot mo ay Caspian Sea, appear, tama ka. Dahil sa laki at alat nito, ito ay tinawag na dagat. Pero sa katunayan, ang Caspian Sea ay isang malaking lawa. At dahil dyan, may free fish ka! Ang Mount Everest, ang pinakamataas na bundok sa buong mundo, na unang narating ni na Sir Edmund Hillary at Tenzing Norgay ng Nepal. Samantala, noong May 17, 2006, narating naman ng kauna-unahang Pinoy ang tuktok ng Mount Everest. Ang tanong, sinong Leo ang unang Pinoy na nakaakyat sa tuktok nito? Ako ba ito? Siyempre, hindi. Ito ba ay si Leo Orasyon o Leo Marasigan? Thumbs up! Kung ang sagot mo ay si Leo Orasyon, tama ka! Dahil dyan, may free jacket ka! Dahil sa lamig ng tuktok ng Mount Everest, kailangan magbaon ng makapal na kasuotan, panlaban sa lamig. Para sa ikatlong kahon ng kaalaman, ang ilog na ito ay makasaysayan sapagkat dito nagmula ang kauna-unahang kabihasnan sa mundo na matagpuan sa Mesopotamia na ngayon ay Iraq. Ang tanong, anong ilog to? Kung ang sagot mo ay ilog Tigris at Euphrates, check na check ang iyong sagot. Dahil dyan, may free dry fit attire ka. Excited na ba kayong buksan ang ika-apat na kahon? Kung gayon, huwag nang patagalin yan. Buksan na yan! Kung ang lawa ng Baikal ang pinakamalalim na lawa sa daigdig, ano naman ang pinakamaalat na anyong tubig na tinatayang 9 beses itong higit na maalat kaysa sa karagatan? Dahil sa tindi ng alat nito, walang halaman o isda ang maaaring mabuhay dito. Ito rin ay itinuturing na pinakamababang lugar sa daigdig. Ano ito? Kung ang sagot mo ay Dead Sea, ang galing mo, tama ka! Thumbs up! At may kasama pang appear! At dahil dyan, may free soap ka mula sa Dead Sea. Para sa huling tanong, ano ang pinakatanyag na kabundukan sa mundo na ang ibig sabihin ay manyebing kabundukan na matagpuan sa Timog Asya? Appear! Thumbs up! Mahusay! Dahil ang tamang sagot ay kabundukang Himalayas. Dahil malamig dito, may jacket ka! Ngayon naman, ay muli nating maririnig ang balitang hatid ni Ate Pia. Para sa balita ko, pakinggan mo.
Ate Pia Baso. Ayon sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA, simula ngayong Oktubre, mararamdaman natin ang La Niña phenomenon. Ang La Niña ay hindi pangkaraniwang haba ng panahon ng tag-ulan na madalas nangyayari pagkatapos ng El Niño. Tuwing may La Niña, lumalamig ang temperatura ng silangang bahagi ng karagatang Pasipiko. Maikli ang tag-araw, mas maraming bagyo, at mas malamig ang hangin. Sinabi ni PAGASA Chief Climate and Monitoring and Prediction Section Chief Ana Lisa Solis, magiging maulan ang kakasimula ng pasukan at asahan ito sa mga susunod na buwan. Anya, 2-3 bagyo na may dalang malalakas na ulan ang mararanasan ngayon at sa mga susunod na buwan. Ito ay maaaring magdala ng pagguho ng lupa o landslides. Kaya, ayon sa PAGASA, pinag-iingat ang mga taong nakatira sa lugar na malapit sa kabundukan. Muli, ito si Ate Pia, nagsasabing hanggang sa susunod na pagkikita! Muli tayong nagbabalik sa AP Pinasaya matapos nating marinig ang balitang hatid ni Ate Pia. Sa ating huling aralin, nakilala natin ang mga nagtataasang kalupaan at nagagandahang katubigan sa Asya na inyong napasyalan at nalibot na. Ngayon naman, ipagpapatuloy natin ang ating pamamasyal! So ngayon, narito na tayo. Magpapakita ako ng mga larawan. Kung ito ay magugustuhan mo, i-like mo na para sa unang grupo ng mga larawan. Ano kaya ang mga ito? Ito kaya ay mga halaman, damuhan, o kagubatan? Ito ay mga halimbawa ng mga vegetation cover. Ito ay tumutukoy sa mga uri o dami ng halaman o pananim na makikita sa isang lugar tulad ng pagkakaroon ng kagubatan o damuhan. Para sa mga huling grupo ng mga larawan, ano kaya ang mga ito? Mahusay! Tama kayo! Ang mga larawang iyan ay ulan, hangin at araw. Yan ang bumubuo sa ating klima. Ang klima ay tumutukoy sa karaniwang panahon na nararanasan sa isang lugar sa loob ng mahabang panahon. Kabilang sa elemento na nakapaloob sa klima ay ang temperatura, ulan at hangin. Alam ba ninyo, dahil sa laki at lawak ng Asya, halos lahat ng uri ng klima ay nararanasan dito mula sa napakalamig at nagyeyelong bahagi ng Artiko, sa Siberia hanggang sa nakakapasong init ng mga disyerto sa timog kanlurang Asya. Ito rin ang masasabing isa sa mga dahilan ng pagkakaiba-iba ng pamumuhay ng mga Asyano. Ngayon, simulan natin ang ating pag-aaral sa pamamagitan ng pagbibigay ng pagkakaiba ng klima at panahon. Ang klima ay tumutukoy sa kalagayan ng atmosfera sa isang lugar sa loob ng mahabang panahon. Kabilang sa mga elementong nakapaloob sa klima ay ang temperatura ng isang lugar. Ito yung init o lamig na ating nararanasan, ulan at hangin. Ang klima ng isang lugar ay naaapektuhan ng mga iba't ibang salik. Ang nangunguna rito ay ang lokasyon ng isang lugar sa mundo. Halimbawa na lamang nito ang Pilipinas na matagpuan malapit sa Ekwador. Kaya direktang nakakarating
ang sinag ng araw sa ating bansa. Kaya tayo ay isang bansang tropikal na halos mainit sa buong taon. Ikalawang nakakaapekto ay ang impluwensya ng topografiya tulad ng pagkakaroon ng kabundukan, uri o dami ng halaman, kagubatan o damuhan. At panghuli, at maging ang lapit o layo ng isang lugar sa mga anyo ng tubig. Ikaw ba ay nagtataka? Bakit sa lugar mo ay malakas ang ulan samantalang sa kaibigan mo na nakatira sa kabilang barangay ay matindi naman ang sikat ng araw? Ang tawag sa ganung kondisyon ay panahon. Ang panahon ay mabilisan o pang-araw-araw na pagbabago ng atmosfera na ating nararanasan sa natatanging lugar o tiyak na oras. Para sa ating dagdag kaalaman, iyahatid sa atin ni Ate Pia! Naranasan mo na ba ang suspensyon ng klase dahil sa malalakas na ulan ngunit wala namang anunsyo na merong bagyo? Ito ay dahil sa tinatawag nating monsoon. Ang monsoon ay hango sa salitang Arabong mausim na nangangahulugang season, na ang ibig sabihin ay salitan at magkakasalungat na hangin o alternating and opposing winds o seasonal winds. May dalawang uri ng monsoon sa Timog Silangang Asya. Ang northeast monsoon mula Nobyembre hanggang Pebrero na tinatawag na hanging amihan ay nagmumula sa Siberia na nagdudulot ng mababang temperatura na walang dalang masyadong ulan. Samantala, ang southwest monsoon o hanging habagat ay mula Mayo hanggang Setyembre na may dalang matinding ulan sa silangang baybayin ng Timog Silangang Asya. Ngayon naman, alamin natin ang mga uri ng klima na naranasan sa Asya. Ang Hilagang Asya ay nagtataglay ng mahabang taglamig na karaniwang tumatagal ng 6 na buwan at maigsi lamang ang tag-init. May mga ilang lugar na nagtataglay ng matabang lupa. Samantala, ang Timog Kanlurang Asya, hindi palagian ang klima. Maaaring magkaroon ng labis o di kaya katamtamang init o lamig ang lugar na ito. Bihira at halos hindi nakakaranas ng ulan ang malaking bahagi ng rehiyon. Kung umulan man, ito'y kadalasang bumabaksak lamang sa mga puok na malapit sa dagat. Paiba-iba naman ang klima sa Timog Asya sa loob ng isang taon. Mahalumigmig kung Hunyo hanggang Setyembre, taglamig kung buwan ng Disyembre hanggang Pebrero, at kung Marso hanggang Mayo, tag-init at tag-tuyon. Nananatiling malamig dahil sa niyebe o yelo ng Himalayas. Temperate climate naman ang uri ng klima sa Silangang Asya. Dahil sa lawak ng rehiyong ito, ang mga bansa dito ay nakakaranas ng iba't ibang panahon. Mainit na panahon para sa mga bansang nasa mababang latitude. Malamig at nababalutan naman ng yelo ang ilang bahagi ng rehiyon. Halos lahat ng bansa sa rehiyon ng Timog Silangang Asya ay may klimang tropikal. Itinuturing din na monsoonal ang rehiyong ito sapagkat malaki ang kinalaman ng hanging umiihip sa nararanasang init, lamig, araw at ulan. Mga heyo-henyo at heyo-henya, pagkatapos ninyong malaman ang mga klima sa Asya, for sure, lahat kayo ay excited ng puntahan ang mga ito para ma-experience ang snow sa Japan, China at South Korea at pumorma tulad ng inyong K-pop idols. Basta huwag ninyong kakalimutan na ang klima ng isang bansa ay may malaking epekto sa ating sinusuot, sa ating kinakain, sa ating tirahan,
at sa ating mga gawain at higit sa lahat sa ating pamumuhay. Ang klima rin ay nakakaapekto sa uri ng mga halaman at hayop na nabubuhay sa isang bansa. Ito rin ang dahilan kung bakit may iba't ibang uri ng pananim na tumutubo sa Asya. At ang tawag dito ay behetasyon o vegetation cover. So hayan, mga Asya natics, nasagot na natin ang ating tanong. Ang klima ay may direktang epekto sa mga behetasyon o vegetation cover sa isang lugar at bansa. Ito ay tumutukoy sa mga uri o dami ng mga halaman o pananim na makikita sa isang lugar tulad ng pagkakaroon ng kagubatan o damuhan. Ang hilagang Asya, ang katangiang pisikal ng kapaligiran nito ay pagkakaroon ng malalawak na damuhan o grassland na nahahati sa tatlong uri, ang steppe, prairie at savanna. Ako si steppe. Ang uri ko ay damuhang may ugat na mababaw o shallow-rooted or short grasses lang. Tumatanggap lang ako ng 10-13 pulgada ng ulan. Ibahin mo ko. Ako ay isang uri din ng damo. Ngunit ako ay damong manataas na malalalim ang ugat o deeply rooted tall grasses. Teka! Ibig sabihin si steppe ay damong may ugat na mababaw at si prairie ay damong manataas na malalim na ugat? Teka. Ako si savanna. Matatagpuan ako sa timog silangang Asya, particular na sa Myanmar at Thailand. Ako ay isang lupain ng pinagsamang mga damuhan at kagubatan. Ang mga taong naninirahan sa mga steppe, prairie at savanna ay kadalasang nakatuon sa pagpapastol at pag-aalaga ng hayop. Taiga o boreal forest ang tawag sa akin. Ibahin ninyo ako. Ako ay mahatagpuan sa Hilagang Asya, particular sa Siberia. Coniferous ang mga kagubatang ito, bunsod ng malamig na klima na maaaring sa anyong yelo o ulan. Ako naman si Tundra o Treeless Mountain Tract na matatagpuan sa bahagi ng Russia at Siberia. Ang aking pagkakakilanlan ay kakaunti ang mga halamang tumatakip at halos walang puno sa lupaing aking nasasakupan dahil sa malamig na klima. Dahil sa mainam na klima at may pantay na panahon ng tag-ulan at tag-araw, ang tawag sa akin ay tropical rainforest na mahatagpuan sa timog silangang Asya. Hayan, mga heyo-henyo at heyo-henya, nakilala na natin ang mga behetasyon or vegetation cover at klima sa Asya. Ngayon naman, subukan nating sagutin ang aking mga tanong at tawagin nating itong my temperature of learning. Para sa unang tanong, alin sa mga sumusunod ang hindi salik sa pagkakaiba at pagkakatulad ng klima ng mga bansa o lugar? A. Lokasyon, B. Laki ng lupain, C. Distansya sa katubigan. Kung ang napili mong sagot ay letrang B, wow na wow! Magaling! Tama ang inyong sagot! Thumbs up! Ang lawak at laki hindi kasali sa mga salik ng mga klima. Dahil dyan, may free raincoat ka! Para sa ikalawang tanong, alin sa mga sumusunod nakatangi ang pisikal ang direktang naapektuhan ng klima ng isang lugar, lupain o bansa? A. Sukat, B. Lokasyon, C. Vegetation cover. Kung ang sinagot mo ay letrang C, mahusay! Tama ang iyong sagot!
appear! Appear! Dahil sa uri ng klima na meron tayo, nagkakaroon tayo ng magkakaibang vegetation cover. Dahil dyan, may free bouquet of flowers ka. Tanggapin mo na yan. Huwag nang choosy. Para sa ikatlong tanong, bakit ninanais ng mga tao na magsuot ng mga makakapal at mahahabang kasuotan sa mga rehiyong nasa marataas na lugar? A. Dahil sumusunod sila sa uso? B. Dahil mainit sa marataas na lugar? C. Dahil malamig sa mataas na lugar. Para sa ikatlong tanong, ang tamang sagot ay letrang C. Kapag ikaw ay nasa mataas na lugar, tulad ng sagada, dapat magbaon ka ng makakapal na pangporma kasi tiyak nagiginawin ka. Dahil tama ang iyong sagot, may free jacket ka plus may bonnet pa para kumpleto na ang pangporma. Mga Asianatics, kay bilis ng oras, tapos na naman ang ating kwentuhan. Pero bago ako magpaalam, mahulaan mo kaya ang mga larawang ito? Ops, ops, ops! Hindi pa ninyo sasagutin dahil yan ang inyong takdang aralin. Para sa karagdagang kaalaman at impormasyon, sundan ninyo ako sa aking FB page sa AP Pinasaya! Mga heyo, henyo at heyo, henya, lagi ninyong tandaan, ang pag-aaral ng Asya ay mahalaga at masaya. Kaya ugaliing tumutok at manood sa susunod na episode ng AP Pinasaya na laging nagbibigay sa inyo ng ngiti, saya, ligaya at pag-asa. Ako si Sir Leo Angeles na nagsasabing mag-aral ng kasaysayan upang saysay ng mga salaysay ay ating natutuhan. AP, AP ay pinasaya. AP, AP, AP.